Bilang mga advocates para sa children's rights, sinusuportahan namin ng aking asawang si M ang Project Inclusion Network. The protection of rights of persons with disability. Ito ay isang non-profit organization na tumutulong sa mga persons with disability na matuto ng mga skills na kanilang magagamit upang makahanap ng mga job opportunities. During the event, nakilala natin si Carl, isa sa mga visually impaired na tinutulungan ng PIN. My name is Carl Justin Anglo. I am 23 years old. Currently, I am studying at the Technological University of the Philippines, Manila, fourth year college, taking a Bachelor of Science in Information Technology. Taking this tertiary education, it's not easy po. More than difficult. Because I came from a broken family. Nagpapala lang po sa akin is yung mother ko. Yung dalawa ko pa pong kapatid is they are already have their own family pero tumutulong pa naman po sila sa amin. Dumating din po sa point na hindi ko po personally, hindi ko po alam kung how will I be able to continue my studies, especially this coming school year. Nalaman natin ang kanyang inspiring story, kaya naman inimbita natin siya dito sa Sinabi. Pasok ka muna, Carl. So, paano nangyari sa condition mo, Carl? Kailan ba nag-start? Inborn po. Ah, inborn. Then, yes po. Nung baby po ako, pinaoperahan daw po ako. And then, yung operation po that time is naging successful. So, nakakita naman po ako nung bata po ako. Ah, nakakita ka. Yes. Pero ngayon, wala kang vision? Until 2010 po yung naging vision ko. Pero naging observation po ng mga doctor is gradual deterioration po or yung unti-unti pong lalabo hanggang sa mawala na po ng tuloy po. Paano ka natuto mag-computer? Meron pong organization na that time po nag-offer sila ng basic computer training po for people with visual disability. And then, dun po sa training na yun, dun po kami tinuruan kung paano gumamit po ng computer na meron pong screen reader, application po or software po software. Siya. Na siya po yung nagbabasa sa akin ng mga naka-display. Through sound. Parang binabasa ng computer yung tinatype mo, pati yung kung ano yung nakasulat sa screen. Yes po. So anong plano mo sa IT mo? Software development po talaga. Ito po talaga yung napili kong course is dahil po doon. In the future, yung mga students with visual disabilities hindi na mahirapan mag-access ng mga resources for their education, for their studies kasi hindi accessible yung mga ginagamit po nila. So, anong ginagamit mong computer ngayon? So, ngayon po, wala po kasi yung previous laptop ko po, nagkatapon po. After nung pinakahuli pong send is din po siya completely. Bumigay? Yes po, bumigay. So, paano ng klase mo ngayon? Naging ano naman po, face-to-face, nagbumalik na po sa face-to-face yung mga yung class ko po last week. Unfortunately po kasi currently yung computer lab po sa university is ginagawa rin daw po. So, wala rin pong computer lab na pwedeng magamit sa ngayon po. Anyway, Carl, nakaka-inspire yung story mo, Carl. Nakaka-inspire talaga yung story mo. At ngayon na, meron akong regalo para sa'yo. So, ito. Bagong computer. Alam ko na kailangan mo ngayon. So, ito. Ako, na-inspire talaga ako sa katulad mo, Carl. Siguro duwin natin na makagraduate si Carl. Huwag po kayo mag-alala. Kagraduate talaga siya. Sir, thank you. Gusto ko po kasi makapagtapos siya ng pag-aaral.
ko honor student po yan simula ng nursery hanggang high school. Thank you po, napakalaki bagay po. Okay, happy ako na nakatulong ako kay Carl. To Senator Villar po, thank you very much po sa pagbigay niyo ng tulong. Hindi po namin ine-expect na yung pinapangarap ng anak ko na magkaroon ng bagong laptop ay natugunan niyo po. Papasalamat po ako ng lubos. Thank you po. Sa pamamagitan po nito, we hope we brought Carl one step closer to his dreams. Sana po ay marami pa tayong matulungan katulad ni Carl na hindi nagpapatinag sa hamon ng buhay. Muli, ito po si Mark Villar. Patuloy po natin suportahan ang bawat isa.